Hi mga kaupak! Nako, ang inyong host ay nakatulog ng maayos, kaya medyo bata ko tingnan. Joke lang mga kaupak. So ang natin ngayon mga kaupak, ang topic natin ngayon ay tungkol sa mga nagbas sa akin. joke lang mga kaupak. Kasi mga kaupak, ishare ko lang sa inyo na pumasok ako sa isang social media na platform na malaki. Ito ay ang People Asia Philippines. So malaki siya sa isang social media account nila. Kung saan, nag-comment ako. Ang comment ko, doon sa, ito yung kadugtong ng singalong ni Pangulong Bongbong Marcos at Senate President, ang birthday boy pala na si Sunny Anggara sa at saka si Miguel Subiri ang ating Senate President. Kung saan, nako mga kaupak, ang sabi nga ni Miguel Subiri, ni Senate President, nung siya ay nanumpa bilang Pangulo ng Senado o mataas na kapulungan, hindi siya maging rubber stamp ng Malacanang o ng Pangulong Marcos dahil gusto niya ipos yung kanyang mandato bilang ang Senado, yung kinaaniban niya na mataas na kupulungan kung saan siya ang Pangulo, ang siya ang Senate President, ay gusto niya na independent. Pero baka ba? Parang hindi ako maniwala kasi yung umakyat si Pangulong Bongbong Marcos, alam niyo mga kaupak, sa hindi nakakaalam, si Pangulong Bongbong Marcos ay siyempre nanay niya si Imelda Marcos, mahilig sa gimmick. Parang siya normal na tao katulad natin. So okay, walang problema yon. So ngayon mga kapak, nag-comment ako doon sa isang social media platform ng isang People Asia. So ang daming kumuyog sa akin, no? Siguro. Pero okay lang yan kasi nirerespeto nila natin yung iba, kanya-kanya opinion. Pero mga kapak, katulad ng sinabi ko na kinilig siya na, no? Kasi akalain mo ba naman makijoint ang isang pinakamataas na leader ng ating bansa sa isang sing-along. Pero mga kaupak, kaya siguro kinilig si Senate President Miguel Subiri. Kahit wala siyang mikropono, talagang kumakanta siya at pumapalakpak yung energy niya. Pagtitingnan mo sila sa ibang idol, talaga naman diba masaya. Kasi yung mga matataas na leader ng ating bansa, para din tayo yan. Para din pala silang normal na tao katulad natin, mga ordinary. Pero mga kaupak, may limitasyon yan. Super, sapagkat unang-una, nasa pandemic pa tayo, di ba? Kaya nga nag-lockdown ang Senado dahil nagkaroon ang tatlong senador na pinangalanan ko na itong senador na ito nung nakaraang kong vlog na nagkaroon si nag-positive ulit. So ngayon mga kaupak, ang question kasi doon, nagsingalong sila ng hiniwalang social distance at saka dapat ginaya na lang nila yung isang show sa isang TV, ano, na tawag ng tanghalan ba yon sa ABS, na kung saan ang mga kontistan kumakanta pero may distance sila sa sobrang nadala sila sa kanilang happiness o kasiyahan dahil sila ay tao lamang, of course, nawala yung social distance ng pinapatupad ng IETA na yung nagre-regulate o sa ating pandemic, ano nga, kailangan sila yung nag-i-implementing tungkol sa mga batas na ipinapatupad natin para tuluyan na mawala ang virus na nangyayari, ano? So, although ngayon, buwababa, which is okay, good news yan. Pero dapat, si Pangulo at ang Pangulo ng Senado, dapat hindi sila ginawa yon kasi gagayahin sila ng mga taong napakarami, katulad ng inyong host. Joke mga kapak. Yung alam mo yung paddy's point, mga kapak. So, ay, pwede na pala tayo magsingalong eh. Pero hindi pa pwede sapagkat tayo ay nasa pandemic pa, hindi pa tapos, ano. Patuloy pa natin ito nilalabanan. Kaya nga, ang bansa natin, napakataas ng inflation rate sapagkat ang daming tao na hindi makakuha ng trabaho sapagkat madaming negosyo ang nalugi at saka yung iba naman nagsara or hindi pa nakaka-recover. Kaya, mataas ang inflation rate natin. Ibig sabihin, maraming tao ang walang trabaho, pero ang pangunahing bilihin, napakataas. Yon ang ipinupunto ko doon sa isang social media platform kung saan kinuyog ako. Siguro supporters yun ni Pangulong Bongbong Marcos.
okay. Ang dami sa akin nagsalita doon ng hindi magaganda. Okay lang yan. Sabi nila sa akin, ano eh, wala daw akong utak. Ang dami, below the belt. Okay lang. Basta, ang sinasabi ko lang sa kanila, dapat ang ating Pangulo at matataas na opisyal natin ng ating bansa, dapat, alam natin na tao rin sila, pero dapat ilagay sa lugar. Sapagkat tayo sila ay hindi ordinaryong tao, ang salita nila, sinusunod. O kaya, kapag ikaw nagpatupad ng batas, paano kasusundin nila? Kung ikaw mismo, na nagpapatupad, ay hindi marunong sumunod. O diba? So ngayon mga kapak, yun ang pinupunto ko. Kaso nga lang, yung iba, hindi nila naiintindihan. Tsaka meron pa doon nag-comment na sinasabi, wag daw natin iasa sa government ang lahat. At saka sila'y tao lang. Totoo naman yun. Hindi ko naman sila pinagbabawalan. Hindi naman ako nagagalit ang parte sila, di ba? Masaya nga, di ba? Hindi sana hindi na nga lang sila nag-ano, di ba? Hindi na nga lang nila pino sa social media. Para kasi ang point kasi doon mga kaupak, gagayahin sila ng tao na pwede na pala magsingalong. O di ba kung halimbawa pumunta ka sa club, o ay bakit ang presidente natin, ang anong natin, di ba? Nagsingalong sila, walang face mask. O even niya pumunta kayo going mall, di ba? Pumunta ka ng mall, hindi ka papasukin kung hindi ka naka-mask. So kung sinabi mo bakit ang presidente, di ba? Kasi nga, yun ang punto ko na dapat na ikaw ang leader, actually mga kaupak, tungkulin ng ating matataas na opisyal na ipatupad kung ano ang naayon sa batas. Although, hindi naman sila lahat perfecto. Pero hindi sana hindi na lang pinos. Kasi mga kaupak, yung social media na yan, na kanilang event na ginawa, nag-viral yan kasi pinos yan sa napakaraming sikat na media stream. Katulad ng ABS, Channel 5, Channel 5, TV5, makaluma channel. At saka One News. At saka sa mga Philippine Star, Manila Bulletin. So ngayon mga kaupak, pinuna ito ng maraming tao, especially yung mga tao na aware o mga tapat. Pero ilan lang ata yung tapat sa ating bayan, di ba? So pinuna sila na dapat hindi na din yung pinos. Kasi gagayahin kayo ng tao. Pero ang sabi naman, may nagsabi na ito daw na party, birthday party ni Senador Sanyanggara, ay ito daw ay party with the cause. Ibig sabihin mga kaupak, katulad ng mga nakaraang vlog ko sinabi ko na doon, na yun ay naglikom ng pera na kung saan yung mga bisita niya. Pero mga kaupak, gusto ko niya ulit i-inform sa inyo na yung mga pumunta dyan, mga mayayawan lang. Kasi yung lugar na yun, pang talagang famous yun. Kung ikaw ay mahirap na tao, hindi ka makapunta dyan. Kasi yung sakyan doon, pang sinasadya yan dyan sa Makati area. No? Hindi ka makakapasok basta-basta kung wala kang sticker. Kung invite ka, i-inform mo kung sino yung may event sa loob bago ka papasokin. So, ang mga pumuntang tao dyan, mga mayayaman, talagang pinagkakapitagan, mga opisyal o mga ambasador. Kaya, nakalikom. Siguro, yung mga nagpunta dyan na gusto makaati ng birthday, katulad ng mga iba dyan, siguro nag-ano sila, kaya nakalikom sila. Pero mga kapag, alam mo, isipin nyo, aliit lang yon yung 3,000. At 3,000, 3 million, maliit yun. Sa atin, mahihirap tayo, ordinary tayo, malaki ng bagay sa atin yun. Sobrang laki na yun, no? Pwede na tayo magtayo ng negosyo at saka pwede na tayo bumili ng bahay. Pero, sa kanilang mga senador, mga kaupak, malulula kayo. Kasi ang mga pork barrel nila, umaabot ang 100 million. Nako, nakamiss na nyo. Kontakan si Janet Napolis. Kasi ang inyong boss ay medyo nakaka-relate sa ganyan. Kasi nga, katulad na sinabi ko, ako ay nagtrabaho din sa isang mataas na opisyal sa Senado. Kaya medyo alam ko yung mga pork barrel. Kaya kung yung sasabihin nila, naglikom sila, kaya sila nagparty, mga kaupak, napaka-barya lang yan. Ilang silang senador doon? Sabihin na natin, 10 sila. Kung nag-ambag-ambag sila, tigi 1 million. Dito 10 ano nila. Tapos kinuha nila sa pork barrel. Eh di, 10 million, hindi pa sila nag-cause ng ganun. Tapos yung party nila, private na lang. At saka syempre, kahit naman private, sumunod ka pa rin sa social distance o kaya mag-face mask ka pa rin. O, kung may kakanta, medyo lumayo ka lang ng konti, pwede naman mga wireless na microphone, di ba? Pero, pinos nyo, matataas kayo na opisyal. Alam mo yung mga kaupak, may nagreklamo, nag-bust din sa akin, na sinasabi niya, ang sasabihin ko lang sa'yo, kahit sinabihan mo ako wala naman yung utak ko, I love you to. Hindi ako, pero alam mo, naaawa ako sa iyo. Kasi katulad ng sinabi mo sa akin na gamitin ko ang utak ko,
dahil huwag tayo umasa sa gobyerno, sasabihin ko din sa iyo, tungkulin ng ating pamahalaan na ipatupad ang peace and order. Tungkulin ng ating pamahalaan na yung freedom o kapayapaan ng ating bansa kasi nagbabayad tayo ng tax. Tungkulin ng ating presidente at ibang mga matataas na opisyal ng bansa na hinalal natin na panatiliin na maganda ang takbo ng Pilipinas o ng bansa natin o ang ekonomiya o i-regulate ang mga batas na umiiral sa ating bansa. Kasi mga kaupak, hindi naman natin sila hinikayat na tumakbo bilang matataas na lider ng ating bansa. Sila ang nagpresinta na tumakbo at nangako sila na magiging tapat sila sa ating bayan at sa bansang Pilipinas, saka sa mga tao, especially sa mga bumuto sa iyo, kaya ka nga nanalo, di ba? Pero, wag, hindi natin pwede sabihin, hindi natin niasa. Kaya nga tayo may gobyerno, edi sana hindi na tayo nag-eleksyon, edi sana wala na tayo presidente, kanya-kanya na lang tayo galaw. Kaya tayo may gobyerno. Although, yung mga basic na kailangan natin sa pamumuhay natin everyday, tayo ang nagsusumikap noon. Pero yung pagpatakbo ng bansa, katulad ng pag-unlad ng ekonomiya, pagpatupad ng batas sa lahat ng klase ng tao, peace and order, tungkulin yan. Pagre-regulate ng mga kumpanya na hindi sumusunod sa tama o nang-aabuso sa kanilang maliliit na manggagawa. Yun ang trabaho ng gobyerno, kaya nga tayo may Department of Labor. Kaya pag may problema, ang Department of Labor ang umaaksyon sa mga matataas o mayayaman sa lipunan na hindi kaya ng may hirap na tao. Kaya tayo may gobyerno. Kaya nga tayo nagbabayad ng tax kasi ang pera natin, o sabihin na natin, hindi ka nagbabayad ng tax kasi exempted ka kasi wala ka sa minimum. O sa ano, sa kasi ngayon may batas na pag wala ka 120 o kaya 30,000, ang ano mo, exempted ka sa mga basic na annual fee ng ano. Pero, hindi ibig sabihin, hindi ka pa rin nagbabayad ng tax kasi lahat na binibili mo, may 12% yan. Sa grocery, lahat na binibili mo, yun ay para ka din nagbabayad ng tax. Lahat na binibili mo, may patong yan. Yung patong na yan, na tax na yan, yan ang nagpapatakbo. Napupunta sa kabanang bayan, sa ating gobyerno, para patakbuhin ng maayos ang ating bansa. Kaya sa mga nagbasa akin, I love you too. So mga kapak, ganun po ang ibig ko sabihin. Walang personalan, sana. Tama ba yun? So ngayon, ganun talaga mga kapak. Wala namang masama kung mag-good time yung ating mga matataas na leader. Pero wag naman ngayon, wag na natin unahin ang ating pansarili. Kasi napakaliit lang naman ang term ninyo, 6 years lang. Yung iba, yung mga local, 3 years lang. Tapos mag-election ulit. So, samantalahin na natin. Hindi naman lifetime kayo dyan na naglilingko, di ba? Pagkatapos yung ibang presidente, nang hinayang sila kasi tapos na yung term nila eh. Pero yung mga project nila, hindi pa natatapos. Kaya, yung 6 na taon, napaka-iksi niyan. Kaya, unahin nyo na ang bayan para hindi kayo kalimutan. Shout